Good morning, everyone. This is the third video ng ating topic about the South Garden. So ngayon ang gusto ko sanang mapag-usapan natin ay tungkol sa mga halaman na kaya niya ang direct filtered sun. Ito yung pinakabagong inilagay ko dito sa ipinagawa ko na wire mesh dito sa site na to. Inilagay ko yung mga syngonium na nasa baba. If you will notice po, ang syngonium na to ay nakatalikod. Kasi dun sa dati niyang pinaglagyan, mas malakas ang araw dun sa other side. Kaya yung mga syngonium doon humarap kasi dun sila mas nakakakita ng liwanag. Pero diba dapat, dahil nandito yung front ng kanyang pot, dapat dito siya humarap. So now na ang likod niya ay wall, etong harap niya ang may liwanag. Ah, hihintayin natin. I-update ko kayo sa development kung kailan haharap yung mga dahon ng syngonium natin. Meron tayo ditong apat na Monstera Peru. Itong area na to na aarawan lang sa umagang umaga. Hindi naman sila bagong propagate. Medyo matagal na rin sila pero diyan ko muna sila itinago. Ayan. And another Monstera Peru. Ito. Dito to nakalagay. Dito ko to inilagay ng ilang araw. Siguro po nakaka mga 3 to 4 days pa lang. At napansin ko ngayong umaga ang pagkasunog niya. Ayan o. Totawa. So, kinakausap tayo ng ating halaman. And she's saying na hindi ko po kaya ang direct sun. Direct filtered sun. Ayan, daming nasunog. Kaya ngayon, ipapasok ko na ulit siya sa shaded area. Pasok ulit siya. Hindi niya carry. Ayan. Galing dito sa area na to, silipin naman natin yung isang Monstera Peru. Ayan siya, oh. Ayan. Diretso din to sa araw. Pero parang, bakit parang okay naman siya, oh? Bakit parang... Teka, tanggalin natin. Parang wala naman siyang nasunog na dahon. Oh, nakasabit nga siya dyan sa diretsong araw, eh. Diba? Mm-mm. So, anong sagot dun sa tanong ngayon? Bakit yung isang Monstera pero hindi niya kinaya yung direct sun dun sa pwesto niya? Tapos, ito naman is doing okay so far. Itong nakahang na to. Affected pa rin siya ng direct filtered sun kasi andyan nga po yung araw sa side na yan. Kita ba? Nakikita ba sa camera kapag may direct sun? Ayan, yan yung direct sunlight na nakatutok ngayon. Dito sa portion na to. Tapos eh, iikot ka lang na ganyan, madadaanan mo naman tong portion na pinaglagyan ko kanina nung isang Monstera Peru. Diyan yan, pinatong ko siya dito kasama ni Bambino. Yan. Okay. So, etong ating Bambino, i-observe ko pa siya ng ilang araw kasi hindi ko alam kung itong mga spot na to, dati na ba itong nandito? O ngayon lang na naka-expose sila dito sa arawan na to. Hindi ako sure. Yan. Kasi dati puro rubber plant area yan eh. Pati yung area na yun, puro rubber plant. Sabi ko nga po, yung ibang rubber plant, ibinaba ko muna sa ibaba. Kasi ang iniakyat ko, yung mga rubber plant ko, na mga iba-ibang ano, nakakasira ng view yung mga pots ko dito. Yan, ang mga iniakyat ko muna po dito, itong teneke, ruby, itong dwarf, rubber plant. Ayan, itong sinasawag nilang local teneke. Tapos, itong dalawa natin na lemon lime. Oh, I already forgot your name. Re-research ko ulit yung name mo, ha? Oh, pero hindi ka lemon lime. Although yung color mo is the same with lemon lime, si lemon lime naman may stripes, may venation,
masyadong kita yung Venetian niya, tapos ikaw naman ay iba. Pero bagay sila magkatabi, oh. Ayan. Ayan. Okay, so, yan, inakyat natin dito yung mga rubber plant, but still under observation pa rin sila. Kung gano'n nila kakaya yung araw. Although may shaded area siya, eh, oh, yun, oh, nakikita niya yung shaded part na yan. Na hindi siya nare-reach ng direct sunlight. Diba? Ito talaga direct siya. Kaya, under observation ka, tingnan natin kung how well can you carry the sun. Ito naman, napakita ko na sa inyo to several times. Eh, ayan siya, oh. Direct sunlight si Pothos dito. And caring-carry niya, mabilis ang growth niya, tsaka maganda siya. Namang mga monstera, dati na siyang nandyan talaga, sa corner na yan. So, ganyan talaga ang exposure niya sa sun even before nung inalis ko sila, tapos nilinis namin tong area na to. Ganyan talaga yung exposure niya sa sun. Meron naman tayong golden papua dito sa mesa. To, yung dating pwesto din ito, shaded, hindi lumabas yung pagka-golden niya. Yan, ganyan siya dapat eh. Ganyan siya ka-light. Dapat very light siya. Pero nag-dark nga siya dahil nasa shaded area siya. So ngayon, in-expose ko siya. So far, hindi siya nagre-reklamo. Oo. In-exposed ko siya ngayon sa direct filtered sun. Sana lumabas ang pagka-golden niya para yummy. And the one that is most affected noong ipinasok ko yung mga halaman natin ay ang ating Caesar's discolor. Ang daming nag-fall na mga leaves. Sobra. Yan. Yan na lang ang natira. Na-save naman siya. Marami pa rin siyang natira na leaves. Pero ang dami talagang. Tingnan nyo to. Oh, naubos lahat ang dahon nitong sanga na to. Kakat ko na siguro to para magkaroon pa ulit siya ng bagong sanga dito sa itaas. Ayan din. Dami na akong nakat dito eh. Pero may mga naiwan pa. Sana magkaroon pa ulit siya ng bagong sanga dito sa taas. Para tumaas, gumanda ulit itong itaas na portion. Ah, ito. Meron na. Oh. Meron na agad. Ayan. Ito talaga ang most affected. Ayaw niya talaga sa walang araw. Iiyak siya. Ayan. Nilagay ko sila sa shaded. Ipapakita ko sa inyo yung area. Kung saan ko sila mga itinago noong ginagawa itong ating South Garden. Ayan sila. May liwanag din naman na galing sa window. Siksikan nga lang sila. Tapos, yung Caesar's discolor talaga na daanan lang dun sa left side. Ayan. Hindi talaga sapat yung araw sa kanya. Ito naman si Monstera, mukhang okay lang. Wala namang na-damage sa kanya. Yun lang talagang Caesar's discolor, nagkaroon ng problema. Hindi maiwasan eh. Pag nagkakaroon tayo ng pag-aayos sa garden natin, minsan talaga may nadadamage. Another syngonium na inilagay natin dito, mukhang hindi niya carry. Oh, ayan. Nasusunog ang kanyang mga dahon. O talaga naman kasing mas ay, eto nasunog na talaga lahat. So, hindi niya carry itong location na to. Yan o. Nasanay naman talaga ako na yung mga white part niya talagang nagbo-burn. Pero hindi naman talagang ganito ka-burn. Okay? So siguro mga 3 days na itong nandito ngayon, iti-transfer na natin siya. Kasi siya na yung nagsasabi, hindi ko kaya, sabi niya. Diba? Ganun lang naman. Kailangan na naririnig natin yung sinasabi ng ating mga halaman. So, ihahanap ko siya ng location na hindi siya direct bright light. Ito, enjoy siya eh. O, ito. Yan. Yung mga Thai sunrise natin, nag-enjoy. Actually, lumabas na nga yung kulay niya, o. Diba? Ito, nung nandun siya sa morning sun, wala talaga. Lahat ng dahon na lumabas sa kanya, walang variegation. Akala ko nga, ito na lang eh, yung nag-iisa niyang dahon na meron. Tapos lahat ng bago, wala. So, akala ko talaga, ano na siya, nag-revert na siya. Pero nung nilagay ko na siya dito, ayan, naka 2 weeks na siya rito, yung unang dahon na lumabas niya, pagkatapos niya pumuesto rito, meron na. Siguro ito, meron din. Dito sa kabila, yung lumabas niyang dahon, ah, meron din, oh, dito sa side, oh. Yan, oh. No? Yan, oh. Oh, meron na. Meron na, ha? Nagsisimula na, magtuloy-tuloy ka na.
Tapos yung mga dati ng dahon, na wala naman na talaga silang kulay, wala silang green, nagkaroon eh, oh. Yan, oh. Yan. So, basta lang na-expose na siya sa sun, okay na siya. So, eto pa yung isa, oh. Katabi siya ni Painted Lady. So, yung dahon niya, parang nagiging Painted Lady na rin, oh. Yan, oh. Oh, eto, Painted Lady to, ha? Tapos, eto, ano to? Thai Sunrise to, oh. Diba, magkahawig sila. Kaya, tabihin natin. Oh, yan, oh. Ah, magkaiba pa rin. Magkaiba pa rin, pero talagang parehas na sila may green, green, green. Oh, yan, oh. Yan, ah. Ganda ng variegation. Yan. Yan. So, gusto nila ng araw. Direct sun sila buong araw. Meron din ako inilagay dito na talagang naghingaluna na gloriosum. Tapos, nung nilagay ko na siya rito, meron na siyang maliliit na dahon. Parang ngayon, nagtuloy-tuloy naman. Ayan. Ito naman, yung nabili kong bulb. May nabili akong bulb ng anthurium. Tapos, ayan naman, nabuhay naman siya. Ayan siya. Ayan. So, nasa direct sunlight din sila. Hindi naman sila nagre-reklamo so far. Mukhang okay naman. Ayan. Tapos, meron tayo ditong birkins. Yan, nagtatago yan. Oh, feeling ko, pagka naka-super exposed siya, baka hindi niya kayanin. Ayan. Ayan, nakatago din sila. Pinakita ko na yan sa inyo, yung Monstera Peru. Tapos, itong, meron ako ditong inilabas na nandun sa loob na hindi lumalaki, hindi nagde-develop, parang ano na lang siya. Tapon natin yung tubig, oh. Naipunan siya ng tubig, naulanan. Paano yan, pagka naipon dyan ng tubig? Tanggalin na natin yung ano niya, plate. Yan. Para hindi maipon sa plate ang water. Squamiferum to. Propagation na dun sa squamiferum ko na nandun sa loob. Medyo malaki na. Tapos, pagkatapos ma-propagate, ganyan na siyang linggit-linggit. Di lumalaki. So, sabi ko dito ka sa labas, baka sakaling lumaki ka. Tapos, yung mga pink princess natin, ganun din, tinatago ko rin sila sa direct sun. Oo. Yan, pagka-afternoon, medyo naarawan sila. Ano pa yung mga nakatago natin sa araw? Si Mycans, nakatago din. Pero I think Mycans can tolerate, ano, direct sunlight. Meron na akong before na mga Mycans na nakaderecho. Okay naman sila. Eto, Melanochrysum. Tapos, Subastatum. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Subastatum. O, may nanginain. May kumain sa kanya. So, ganyan na yung itsura niya. Ayan. Ang galing-galing na mga singonium natin. Nakaharap na agad sila. Yehey! Ang bilis-bilis after 2 days. Diba? Joke lang. Joke lang po. Hindi talaga sila haharap in 2 days. Iniharap ko sila. Iyon. Hindi ako napakali, kinatikate ang aking mga kamay. Ganito po kasi, nirepat ko kasi yung dalawa, pinagsama ko. I think ito yun. Yan. Kasi masyadong hindi lush. So, ginawa ko, pinagsama ko yung iba. And then, meron akong pinropagate. Yun yung pinakaitaas. Yan, pinropagate ko siya. And then, ito rin po, inirepat ko yung... inilagay ko lang sa side ito nung nirepat ko, tapos nilagyan ko siya ng katabi niya na moonshine kasi ang konti pa naman ng moonshine, kaya sabi ko sige, pwede mo nang makishare sa pot ng pink syngonium. So nung nagawa ko na siya, tapos ito na iharap ko na, sabi ko parang ang awkward tingnan kasi the rest of them nakatalikod, tapos yung isa nakaharap, tapos ito rin nakaharap na, tapos yun na nga po, meron din akong ano dun sa taas. Ayan, propagation yun yung pinakataas, yan, yan, yan dito, yan, isang yan. And then, so ginawa ko, the rest of them, ganun na lang ginawa ko, ipinihit ko na lang yung plant para naka-face na siya dito. Ay, dito ngayon nakaharap ang araw, kaya dito rin ako ngayon nakaharap. Ano ba yung view pagka dito nakaharap? Kasi parang mas maganda yung view pagka doon nakaharap sa Monstera. Anyway, na-discuss ko na sa inyo ano nga ba yung mga halaman sa aking experience right now. Yung kaya talaga nila yung filtered sunlight, direct filtered sunlight dito sa south area.
South area means umpisa morning hanggang afternoon, may araw talaga siya. Although, pinaliit natin konti yung effect ng araw kasi nga nilagyan natin ng net. Okay, finilter natin kumbaga yung light. So, so far, 2 weeks, more than 2 weeks, na-discuss ko sa inyo kung ano yung mga halaman na hindi talaga nila kinaya. Okay, we have Monstera Peru at yung Syngonium Strawberry Eyes. Nakita natin na nagkaroon ng damage yung white part, white and pinkish part ng ating Syngonium Strawberry Eyes. Ganon din po yung ating Monstera Peru, nagkaroon ng brownish yung I think mga 3 dahon yung na-damage eh. Okay, so far, Monstera Deliciosa, yung ating Bambino, they are doing great. Okay lang po sila, carry nila. Pero ang pinaka-favorite niya talaga, ang pinaka-my favorite dito, meron kasi guhit sa mukha ko. Ang pinaka-my favorite dito sa ating South Garden ay ang Thai Sunrise. Kasi nakita natin na talagang nagkaroon agad siya ng isang leaf na may variegation. Pagkatapos niyang magkaroon ng maybe about 20 leaves na yon. Maybe about 20 leaves na walang variegation. Tapos nung nilagay siya dito, after 2 weeks, nagkaroon agad talaga siya ng leaf na may variegation. And also ang ating Sisus Discolor. Ayan. Some of our Syngonium, they love it here also. Yung iba naman nating mga plants, like yung Anthurium, yung iba pa nating mga Philodendrons, ay nandito lang sila sa side na to. Kasi itong side na to, shaded siya, naaano siya ng wall. Nahaharangan ng wall yung sun, kasi nandito sa area na to yung sun. So, yung nandito sa side na to, medyo nahaharangan ng wall. Okay lang siya. Bright light siya, pero wala siyang direct sunlight. Unlike dito sa area na to, yun na nga po yung mga pinakita ko sa inyo. Si Painted Lady, I forgot to mention, yan, gustong-gusto niya rin na meron siyang direct filtered sun. Ayan. Sana po ay may natutunan kayo sa ating video for today. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell. Thank you for watching. My name is Gigi and this is Luntian Projects. Goodbye everyone. God bless us all.